Mga boss, welcome sa aking vlog. Mag-ayos tayo ngayon ng graphic equalizer. Wala itong display. Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano to ayusin display na to. Bali guys, ito bukas na siya. I-check natin ang kanyang boltahe. Kung ano yung mga boltahe niya. Kung meron ba siyang kulang na boltahe. So, check natin una yung 15 volts. Kung meron ba. O, meron siyang. Meron siyang 15. Negative 15. O, meron din. Tapos check natin kung meron din siyang EB, kung nagti-trigger ba. Tingnan natin na kung trigger ba kanyang connection sa kanyang RCA. Ayun, nagti-trigger siya. Kung titingnan niyo yung tester, nagti-trigger siya. So functional lang kanyang control. Ang problema lang, wala siyang display. So, kailangan natin malaman kung wala siyang display. Ang reason nito, kung walang display, minsan walang supply ang filament ng vacuum display. Tingnan natin kung meron siyang supply na EC, na 5 volts. Oh, meron siyang EC na 5 volts para sa kanyang display. So, dapat magka-display ito. Sigurado na to, vacuum display ito. Bali guys, ito na yung kanyang front panel. Tingnan natin kung meron siyang supply na AC dito sa vacuum display. Kung may supply ba siya sa vacuum display niya ba? So, meron siyang supply. 4.3, meaning 5 volts yan. So, dapat magka-display ito. Ito yung kanyang grid. Meron siyang grid. Ang grid niya ay DC pala. DC yung kanyang grid. So, meron siyang grid. Dapat magka-display yan. Ang ibig sabihin ng grid niya, mga guys, mga boss, ay yung pinaka-main line na susupplyan nitong mga character na to. So, meron siyang grid. Sigurado, meron din siyang supply para sa control ng mga character para lumabas. Ngayon, i-actual natin test ito at kukumpara natin sa ibang vacuum display na hinanda ko na. Ito mga guys, mga boss, bali ito yung ating magiging replacement nya. Hindi man siyang pareha, pero sa tingin ko pwede naman, kasi ang kailangan lang naman natin dito is yung kanyang bio meter, katulad nito, bio level, bio meter, at saka itong indicator ng kung anong connection, kung anong player na ginamit, para makita niya lang kung anong player na ginamit. Sinabi ako na si customer about dito, kung papayag siya dito, dahil wala namang replacement nito, pumayag naman siya. So, ang gagawin na lang natin, dahil hindi original pin connection to, magre-rewiring na lang tayo. Papakita ko sa inyo mamaya, mga boss, ang connection nito. Madali na naman to, turuan ko na lang kayo kung paano hanapin. Bali, boss, natanggalan natin yung vacuum display na tinatawag, no? So, ito yung kanyang vacuum display na original. So, makikita ninyo, papakita ko sa inyo, o yung tinatawag na filament. Karamihan sa mga vacuum display, ito sa pin na to, at sa pagitan ng pin na to ay dalawa. Yan yung kanyang filament. Kung titingnan nyo, ang kanyang connection, ito, at saka ito sa kabila. Kung makikita nyo yung line, yung kanyang maliliit na linya ba, na pa horizontal, i-zoom ko lang ha para makita nyo, zoom ko lang sa camera. Bali, itong maliliit niya ang kanyang mga vertical lines, kung mapapansin, mahirap makita sa camera eh, pero ayan, ito to, kung makikita nyo ali ha, kung makikita nyo, ayan, ito yung kanyang lines, no? Ito yung kanyang filament. Connected yan all the way dito sa kabila. Yan. So, hindi naman yan napuputol. Maliban lang, masisira lang yan kapag nasobrahan ng AC voltage. Halimbawa, 10 volts. Sobrang liwanag na nito. Nagbabaga na to. So, ang pinaka, the best na optimum voltage nito is 5 to 3 volts, no? So, ito yan. So, ang kanyang problema ay wala siyang reading dito sa filament na to. Dapat meron. So, papakita natin sa inyo, ha. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Sige, ito. So, bali, continuity tayo, no? Continuity. Reading natin siya sa ohms.
Meron lang. So itong pin na to, no, sukatan natin, no. So wala siyang reading. Wala. So wala. So itong replacement natin, kukumpara natin sa kanya, pareha lang din naman siya. Ayan din ang kanyang, ayan din ang kanyang filament, ayan. Oh. Sa kabilaan. So kanya, kita talaga, ayan, kabilaan. Ayan, oh. So kukumpara lang natin na sigurado siya may problema itong vacuum display na to, no. Usog ko lang siya konti para makita niya, no. Pasensya na sa camera. Oh, so meron siyang reading. Meron siyang mga 0.3 ohms o 4.5. Basta meron siyang reading. Ganoon din dito sa kabila. Ayan. Meron siyang resistance. Meron siyang continuity ba? Ayan. Sabihin, meron siyang filament. Ngayon, i-actual natin siya. Papakita ko sa inyo. Gagamit ako ng transformer na ang aking gamit ng transformer galing ito sa amplifier na sumusupply ng ganitong vacuum display. So ang unang-unang kailangan nating require is ground, no? Ground. Ito AC. Ayan, minarkahan ko na AC 5.5 volts. Tapos 24 volts. Kung mapapansin nyo, bakit siya naka-diode? Kasi kailangan ng character o ng grid ay DC volts. So itong isang wire na to is yung pantap ko to sa mga karakter, at saka itong dudo naman ng diode is yung pang-tap ko sa grid. Ngayon dapat yung grid may firming supply. Dapat pwede ito kahit anong klaseng diode ang pwede nyong gamitin. Rectifier diode, no, IN4001 o IN4007. So hanapin natin grid nito. Ang grid nito, i-view ko lang, ha. Yan. Ang grid nito, hanapin ko lang. Kung makikita nyo itong line na to, itong central line nya, yan yung grid. Pinaka central line. Ito, ito yung saan connection ito. Yan ang kanyang grid. Ito, ito mismo pin na to. Yan ang kanyang grid. So, supplyan natin siya. So, gumawa na pala ako ng diagram ng papel nito, pin connection, para mas mabilis ang ano natin. Ito, bali. Para hindi natin mga pa. Yan. Ito yon. So, ito. Meron siyang grid 1, grid 2. Hindi grade 1, ha? Hindi grade 2, grid. Bali. Ang grid 2, eh, solo lang siya. Solo lang siya. So, kung ito lang ang pagkaganahin natin, mag-iilaw na to. Pero, ito lang kanyang pailawin. Biometer lang ang kanyang pailawin. So, dapat permitong umiilaw, pati itong mga background niya. Ito lang. Ito lang naman. Sigurado, ang ibang background niya rito, iilaw. Maliban lang dito sa tuner. Tuner ito eh, sa lumang unit ito na meron tuner. Okay, ipapanik na natin, ha. Grid. Natin sa grid. One, two, three. Grid one. Pin 10. Yan. Tapos kukunin natin yung AC. Ground. Ground muna. Ground muna. I-connect natin. Meron na siyang ground connection. Tapos AC 5.5 volts. Actually hindi siya 5.5. Mga 5 volts lang to. Ayan mga boss, ulitin ko, ha. So ito ang connection niya. Ground, tapos AC 5.5 or 5 volts AC. Tapos AC na 24 volts binadaan sa diode para maging DC.
Hindi naman natin kailangan dito ng pure DC. Kailangan lang natin, kailangan natin dito is pa-display nga natin ng character niya. So, may abang tayong wire, yung yellow, no? Yellow wire. Gagawin din natin to sa kabilang vacuum display na may problema. Para makumpara natin na may problema ba siya ba. So, ito, no? Ito ang kanyang para sa character. Ito, itong diode na to. Okay. Saksak ko na siya. So, napansin nyo, umilaw na siya. Hindi siya kita sa camera, pero umilaw na siya. Ayan, kita nyo, pansin nyo, umilaw na siya, no? Umilaw na siya. Ngayon, susubukan natin pagganahin yung kanyang bio meter. Isa-isa, kakapain natin. So, kinapa ko na siya, eh. Bale, ito yung kanyang bio meter. Ayan, ang bio meter, no? Ito naman yung connection indication, no? Subukan muna natin yung bio meter. Yung bio meter niya is nandito sa side na to. Ito, balibaligtad. Ganyan yan. 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 Itong side na to, ang bio meter niya. Yung side na to, ito yung mga connection sa tape, no? So, mapapansin nyo, umilaw yung tape, tuner, at saka DVD. Yan yung grid. Pero ang dapat iilaw dyan, itong mismo yan, itong ilaw dapat dyan pag nag-select ka ng function sa normal na function, ah. So pakita ko sa inyo, sige. So si pin 3 ito, kinot ko no, pin 1 yung dalawang pin is filament, yung pangatlong pin is yung tape, character tape. So subukan natin ito, 1, 2, 3 character tape, angat ko lang. Yeah. So tape, dapat iilaw ang tape. Yun. Ayun siya. Ayan, umilaw. Kita nyo, umiilaw, no? Kita nyo, mapadidiliman natin. Masyado lang maliwanag. Ayan, so DVD. Ito yung auxiliary, yung tape sa kabila, ayan, no? Umiilaw, kita nyo, umiilaw yung tape, tanggalin ko, umiilaw, ayan, ha? Tap ko, ibabalik ko, tap, umiilaw yung tape, ito, tape indicator, yan, no? Tingnan nyo, ayan, no? Nawala, no? So, meaning, ito yung kanyang, ito yung kukunin nating connection dito sa board ng original na unit. So, sa original na board ng unit, ito, makikita mo siya. Ayan. I-zoom ko lang. Hindi siya masum. Hindi siya masum. Bali, ilapit ko na lang yung camera. Bali, ito. Ito, kung makikita nyo, may naka-indicator siya, no? Ilapit ko lang, ha. Ayan, mayroon siya indicator. Tape, PCD, tuner, DVD. Doon natin siya itatap. Ito na siya, no? So, ito na siya ngayon. Ayan, umilaw na siya uli, oh. Ayan, oh. Mapapansin nyo, ito yung kanyang grid. Ito yung kanyang grid. Nawala, no? Ayan, oh. Masyado lang kasi maliwanag, eh. Ayan, oh. Meron siya. Ayan, oh. Wala. Meron. Ako lang, patayin ko lang muna yung transformer para suldahin ko. Ayan, umilaw na siya uli. Ayan, mga guys, no? So alam na natin na natanggal na naman.
alam na natin yung kanyang supply, yung kanyang biometer, ay yung kanyang ano pala, yung connection sa tape, no? Titingnan natin yung biometer niya paano gumagana. Kakapain lang natin siya rito. Ayun oh, yan ang biometer niya, oh. Bali yung isa grid din to. Kung mapapansin niyo, ito. Itong pang ilang pin siya ba? Ito. So 1 2 3 4 5 6. Ayan yung grid to, kasi kaya ko siya tinawag grid to, kasi siya lang yung walang connection. So kailangan natin siya i-jump. Yan, single lang siya. So ayan yung grid to. Para ito sa kanyang mga biometer. So natira grid. Ayan na. Pang-ilan siya? 1 2 3 4 5 6. So 1 2 3 4 5 6. So ito yung grid. Grid 2. Yan. So sige, tap natin. So ilaw siya yung BU. Ilaw kanyang BU. Ayan oh, BU meter. Nawala. Ilaw nawala. So the rest, yung iba is yung indicator na may sound. Ano ba? Ayan oh. So makikita nyo, ayan oh. So inumilate lang natin na may sound, ano ba? Hanggang sa maximum. Ang maximum niya sa taas ng BU. Ayan, ito yung max. Yung sa may dito. Ayan, ayan, ayan. Saan ba yung max niya? Yung number 5. Minarkahan ko yan. Ay, number 6. Minarkahan ko yan. Yung number. So, ang max ng BU ay pin 5. Itong number 6. Max, ano niya yun? Max audio. So, itatap natin siya doon mamaya. Doon sa board. Max audio. Ito. Yan. Ayan o. Oh. Yan yung max niya. Yan. Yan. So, ikukumpara natin to sa kabilang vacuum display. Sa vacuum display, wala na akong sinunat. Titingnan lang natin yung connection niya. Kasi madali lang naman makita yun. Sa kabilang vacuum display ba ito? Nagalik ko muna yung supply ng transformer para mamatay itong vacuum display. Wala na siya supply. Galing natin. So ito na siya. Itong isa, ito yung original. So ito yung front niya. Ito yung back. Sa kanyang biometer, pareha lang naman. Ang ginawa lang dito is pinadoble lang ng factory. Bari isang connection lang din siya. Anim na point lang din siya. Ayan o, oh. Kumabig ko papansin niya, anim siya. Isang connection. Ayan yung mga, itong mga line na to is character ng biometer. Ayan. Anim siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung kanyang main character line. Ang pinakadulo naman, yan yung grid. Itong grid na to is only one grid lang. Isang grid lang ito. Pinagsama na. So, ayan o. Oh, isang grid lang. Oh, pinagsama na. Oh, pinagsama na siya. So, dito tayo itatap ng grid. Tapos, itatap natin dito yung filament. Itong filament na EC 5 volts. Itatap natin siya dyan. Okay. Tignan natin kung iilaw ba siya. Same method lang din to sa kabilang vacuum display, sa isang vacuum display. Same method lang ng connection. Madali na naman makita connection ng supply ng filament. Sa dulo-dulo lang, yan yung standard ng connection nila. Dulo-dulo. Tapos, dito tayo sa grid. Ito yung kanyang grid. Grid. Tingnan natin kanyang grid. Punta rito. Ito na. Single connection lang ang grid niya eh. So, itong grid, no? Connected na siya, no? Ayan, grid. Connected dito, dumaan dito. Dumaan dito. Oh, ito lang. Ito lang kanyang grid. Wala pala dun sa kabila. Wala. Ito lang kanyang, isa lang ang kanyang grid.
isa lang, grid 1 lang. So i-connect natin to. Ito yung grid, yan, yan ang grid, inangat ko yan. Connect natin itong diode na to pang grid natin. Same method lang din. Dapat iilaw na tong kanyang character sa grid. Ito, iilaw na dapat to. Ayan. Kaso wala. Dapat iilaw na to. Ito, iilaw to. At saka itong mga to, iilaw yan. Pati yung view level meter nya, dapat iilaw na yan. Kaso wala. Ngayon, itatap natin. Hindi na natin ha. Itong kanyang, ito yung kanyang view indicator level. At ito naman yung kanyang selection input. O yung RCA ba? Connection sa mga player. Ito yun. Yan. Mabalik na rin ko. Ayan. Ayan o. So, ayan yun. So, itatap natin siya dito. Kung iilaw ba? Tulad ng ginawa ko sa kabila. So, ito. Wala. Hindi man lang umiilaw. Wala. Wala. Kahit saan, wala. Kasi, patay yung kanyang... Kaya hindi siya umiilaw, patay yung kanyang filament. Yung kanyang ito ba, itong filament na to, ayan. Actually hindi to putol, ang putol niya dito sa connection kasi carbon type lang ang connection nito. Kaya nasira agad, pangit ang quality. Carbon type. So ito rin pailawin natin ha. Baka ma-short. Ayan. Ito sa DVD wala rin, no? Wala, hindi umiilaw kahit ano. Kahit anong gawin mo, wala, hindi umiilaw. Wala. Wala. So meaning patay talaga 'to. Wala sa tester pa lang, obvious na patay na siya. Hmm? Obvious na patay na siya. Sa tester pa lang, wala. Nakasaksak ako diyan sa ano, sa ano pa lang. Nakasaksak yung transformer ko nito, ha. Mapakita ko lang sa inyo na mayroong voltage para makita nyo na may supply yan. Kita ko lang. Voltage tayo, no? Punahin natin yung AC. Yung 5.5. So, AC tayo. AC mode. Yan. AC voltage ba? Yan, AC. Tap natin dito. Oops. Ayan, meron siyang AC 6 volts pa nga. Mataas ng konti, oh. Meron siyang AC. May supply siya na. Ang galing ko. Meron siyang AC supply. Tanggalin ko. Wala. Tapos DC meron din. Ito yung ground reference natin. Kasi yan, ito yung ground reference. Kasi ito yung itim eh. Ground ito. Ground yan. So dahil ito AC na 24. Yan. AC na 24. 24 yan. Tumas lang. Eh, siguro 24 volts lang ito. Pagdating dito, DC na to. Dito naman ano. Na maririnig natin sa ito. Kailangan na DC natin yan. DC. Yan, DC. So, yan. May DC tayo. Meron tayong DC. Oh, DC 13 volts. So, meron tayo. DC 13 volts. O, tama. Tapos, meron tayo din DC na 13 volts para sa character. Itong yellow wire. Yan. Yan. 29. 29 pala. Depende po. Depende sa diode yan. Yan. DC 29 DC 13. Importante masupply lang natin yung backing display. Pero wala. Ito mo, wala. Sinupply natin, wala. Ibig sabihin patay. Ngayon, ito ngayon ang ikakabit ko dito sa unit na to. Napakita ko lang sa inyo. Hello mga guys, bale, ito na. Kinabit ko na yung vacuum display, no? Bale, ito pa rin. Papakita ko. Sinolda ko na eh. Diniretso ko na lang. Pero papakita ko sa inyo na ito yung kanyang AC
5 volts, no? Easy 5 volts. Isa dyan connected sa ground. So, ito yan. So, ito. Kita ko sa inyo. Ayan. So, ito. Easy 5 volts. Easy 5. Kung mapapasin nyo, may nakaabang akong dalawang wire. Nakaabang akong dalawang wire, no? Yan yung selection input indicator na apat yan. Di bali, dalawa lang muna kinabit ko kasi para mas mabilis maintindihan. So, ito, grid. Itong yellow wire, grid yan. So, directed connected yan dito para umilaw agad ang kanyang mga biometer at saka itong indicator, no? At saka nag-jumper ako ng wire kasi nga sabi ko kanina na dalawa ang kanyang grid, grid 1 tsaka grid 2. So, kailangan single supply lang sila. Sa board nito, sa original na board nito, meron yung connection, naka-jump nandyan. Dahil hindi niya to original na display, eh, kaya kailangan na natin ng ibang wiring. So, ngayon, ito, itong the rest itong, kung makikita nyo itong board na to, no, ito, input yan. So, input yan, no, 1, 2, 3, 4. So, tingnan nyo, ah, ayan. So, makikita nyo kanina, tinuro kanina, TA tape, yan, no, TA. Kung medyo hindi ko masum, eh. TA tape. Tapos ko na yung camera. Yan. Tape VCD. Tuner DVD. So ngayon, paano nga natin malalaman na kung ano yung selection input niya? Gagamit tayo ng oscilloscope kung nakikita nyo dyan. Gagamit ako ng 50 Hz na sine wave. So, papakita ko sa inyo mamaya lang, ha? Okay. Ngayon, i-on natin yung mismong unit. So, ayan. Umilaw na siya, no? So, umilaw na siya. Wala pa siyang... Ito yung... Ito umiilaw na to. Yan yung grid. Yan yung kanyang grid. So, pinagana ko na yung grid 1. Ito yung grid 1. Ay, ito pala yung grid 1. Yan. Ito yung grid 2. So, pinagana ko na siya. Ngayon, ang default na connection nito is tuner. So, ang tuner, pagka naka-tuner siya, positive, tinan niya ang tester, positive 13 volts. Kana, ayan. Positive 13 volts. So, pag positive, ang electron na nag-flow dito sa vacuum display, ma-attract ang electron sa loob nito at iilaw yung mismo kailangan nating character, no? Ito naman is dahil naka-off ang the rest na tatlong, di ba, apat na input yan. So, naka-tuner input to. So, yung tatlong input is off. Pag off is negative. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo sa tester, negative 13. Yung pula, positive 13. Oh. So, hindi yan permi na positive. Magbabago, magiging negative din to kung nag-change ka ng input. Halimbawa, kung nag-change ka sa input sa tape, magiging positive yan. So, pipindutin ko yung tape dito sa play, dito sa mismong ano, sa mismong unit, no? Ingat, mag-iingat lang ako kasi. So, makikita nyo, itong buttons na to is tape. Tingnan nyo yung mabuti yung tester. Pag pinindot ko yung tape, magiging positive siya. So, naging positive siya. Tingnan nyo yung sa tester. Pindutin ko rin yung tuner, negative. Tuner, VCD, negative ulit. Kasi, hindi siya mag-activate hanggat hindi napipindot yung tape. DVD, negative ulit. So, kung pindutin ko yung tape, magiging positive. So, ibig sabihin, dun ma-activate ang isang character ng panel kung paano siya iilaw. So, itatap ko lang siya sandali sa tape. So, gumawa na ako ng graph nito. So, ayan, gumawa na ako ng graph. Sa biometer, sa tape, hindi pa. Dito sa input selection, hindi pa. Pero, kakapain na lang natin dito. Diba? Ito, no? So, hanapin natin. So, ang tape niya ay ito. Kung maalala ko kanina sa video, itong sa kabilang pangatlo sa pin ng between sa filament. So, tingnan nyo mabuti yung tape. Umilaw yung indicator niya, no? Umilaw. Pipindutin natin yung ibang input, mawawala yung indicator niya sa tape. Nawala. Pindutin natin ulit yung tape. Nagkaroon, no? So, ngayon, gagawin ko yan sa the rest ng mga input na ito.
Ngayon, para malaman natin kung anong input ba tayo, gagamit tayo ng sound indicator ba? Katulad yon, sound modulator, frequency modulator pala, ayan. So, naka-tape input yata tayo niyan. Titingnan ko muna. Tape input. Tingnan ko muna. Negative. Positive. O, tape input nga tayo. So, ayan yung tape. So, hinangin ko siya para sa tape. Hinangin ko siya, patayin ko muna. Buhay natin uli. Yan. So, ito naman ay tuner. So, gaya ng sabi ko kanina, ang default niya na connection is tuner. Connect sa input. So, positive 13. Ayan. Positive 13. Ba't naman baba niya ngayon? Yan, positive 13. So, itap natin siya sa tuner, no? Hanapin ko yung tuner nito. Patayin ko muna. Hanapin ko yung tuner nito. Tuner, to. Sign natin yung line. Between sa... yun dito, ito yung tuner. Yan. Angat ko lang siyang konti. Ayan. So dito yung tuner, sabi niya. Excuse me. Re-on natin ulit. Yan, tuner. So, umilaw na yung tuner na indicator. Ayan, umilaw na. Kung mapapansin nyo, umilaw na. So, dalawa pa lang siya. Tingnan natin dito, ha. Tuner at saka tape. So, ito pa lang. So, iti-tape ko. Tingnan nyo yung display. Tape. Tuner. Okay. Tape, tingnan mo, tingnan nyo yung oscilloscope, meron siyang sine wave na 50 hertz sound generator, no? Ilagay ko siya sa tuner, nawala, kasi naka-tape input siya. Ililipat natin ng RCA sa input ng tuner. Yan. So, nagkaroon na siya ng audio sa tuner na. So, mapasin nyo, tuner, no? Yan, tuner. Pasin nyo yan. Ipindutin ko yung tape. Nawala ang audio. Ibabalik ko sa tuner. O, bumalik ang audio. So, ikakabit ko na yung the rest. Yung dalawa pang natitira. So, yan mga boss. Naikabit ko na yung apat na indicator ba na tape, DVD, tuner, CD, no? Tape, no? Tape, DVD, tuner, CD. So, i-on natin. So, yan na siya. Kompleto na siya, no? So, makikita nyo na ang default niya is tuner. No? Default niya tuner. So, ngayon, papakita ko sa inyo na functional na siya. Saka lang. So, ipindutin natin yung ito tuner. So, ito yung tape. Ipindutin natin yung tape. Ayan, umilaw yung tape. Nakita nyo, no? Ipindutin natin yung DVD. Umilaw ang DVD. Putitin natin yung auxiliary.
auxiliary niya pala is BCD. O yan. Auxiliary. Milaw na siya. So okay lang naman yan. Walang kaso dyan. BCD or auxiliary. Palaya lang naman yan. Pero BCD lang ang tawag niya rito. Pero dito sa display, auxiliary. Pero sa likod niya, BCD ang input. Pero okay lang naman yan. Basta mayroon lang input. So, DVD, tuner, tape. So okay na. Dito tayo ngayon sa biometer. Sa biometer, madali lang naman. So meron siyang sequence. Kasi nga naman, bakit siya meron siya sequence? So, tingnan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganon din dito. 1, ito. Titignan nyo yung sinulat ko dito sa ating diagram ba na simple diagram na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito lang. Meron lang ako customer dumating. Babalik lang tayo, guys. Yan, guys. Bumalik muna ako kasi tapos ko na entertaining yung customer. Bale, yun. No? So, dito balik tayo ngayon sa biometer na tayo. Biometer na tayo. So, ito yung 1, 2. Sa kanyang display, ang arrangement niya hindi baga sunod-sunod. Kaya tinignan ko na ito dun sa biometer niya sa likod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dito sa kanyang board, meron siyang pagkasunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ang ibig sabihin ng number na yan, pag number 1, low volume. So, kalimbawa, kung low volume ka, yung number 1 character lang iilaw. Yung ibig sabihin, yung minimum, siya lang yung iilaw. Siya lang yung mag-on and off. Pero once binolume mo na, halimbawa, kalahati, mga number 4. So, hanggang number 4 siya mag-on and off. So, gagawin ko yan. Gagawin ko na yan, diretso nang itatap yung wire. Tapos, ipapakita ko sa inyo kung paano ko kinabit. So mga guys, ito na. Na-top ko na siya. Itong para sa biometer sa sound indicator level, no? Ayan na siya. So, 1, 2, 3, 5, 6 lang yan. Ang iba, hanggang 5 lang. Depende sa unit, sa model. Yung iba, hanggang 10. Mas maganda, mas marami, mas maganda, mas detalyado. So, on ko na siya. So, ayan. Kung titignan nyo, wala, no? Wala. Pati yung oscilloscope ko. Mag-input tayo ng audio. So, nakita nyo yung oscilloscope ko. At saka ito. Nag-ano na siya. Ayan. Nakita nyo, no? So, kung hinaan natin yung volume. Hinaan natin siyang volume. Hinaan ko ang volume dito sa audio source ko. Kung mapapasin nyo, mahina na rin yung kanyang audio level niya. Oh. Hina na rin ang kanyang audio level. Ayan. Kita nyo, mahina na audio level. Pati sa oscilloscope. Lalakasan natin. Yan, 70% volume, 80% volume, 90% volume. So, mas malakas na rin yung bato niya ng sound. Pati din doon sa oscilloscope, kung makikita nyo, audio yan. Kung iibahin ko ang input, mawawala yan, syempre. Diba? Kumbawa, ayan, DVD input, nawala. Kasi iba yung input niya. So, ibalik natin sa tuner input. Tuner input. Nasa na yung tuner? Yan, tuner. So, ayan. So, okay na siya. So, ayan mga guys, kung paano mag customize ng display. Halimbawa, marami tayo na encounter nito, lalo na sa mga siraong display. Akala natin nasa board yung problema, o IC yung nagko-control. Yung pala, yung mismong display panel lang pala may problema. Ang kadalasan ng problema nila dyan is yung filament, wala nang supply. Maswerte kung ang supply is yung mismo nagsusupply ang sira. Minsan may mga design na hindi direct sa transformer ang supply ng biometer para sa filament. Minsan meron siyang sariling maliit na transformer na yung DC kinonvert niya as into AC. Bali meron siyang mini converter or mini inverter sa loob ng kanyang panel. Makikita yan kalamitan sa mga Sony na DVD, Sony na mga Sony DVD component, mga ganyan, mga DVD player, mga ganyan. Sige guys, okay na. Medyo mahaba na yung video ko. Sige, salamat sa panonood. Please subscribe at saka ilike na rin ang video. Salamat. Bye.